kung saan matatagpuan ang tulong kung nababalisa. Mateo 6, versikulo 19-34. Huwag mga tipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang katawang ang kalawang ay dito'y nanghuhukay at nagsisipag nakaw ang mga magnanakaw. Kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipag nakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat na ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumay sa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o inyong kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong daramitin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdanin niyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nanghahasik sinagsisigapas ni mga pagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. At alin sa inyo ang mga pagkakabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga lereo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangapapagal ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi napaggayap na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo na parang na gayon ay buhay at sa kinabukas ay ipinangakong sakalan, hindi bagal lalong lalo na kayong pararamtan niya. O kayong mga kakaunti ang pananampalataya, kaya huwag kayong mga balisa na magsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang ipinaghahanap ng mga Gentile, yamang kalastas ng inyong ama
sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuan, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan, kung saan matatagpuan ang pulong kung nababalisa. Filipos 4, versikulo 6. Huwag kayong mangangabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung saan matatagpuan ang tulong kung nababalisa, 1 Pedro 5, versikulo 6. Kaya kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kaniyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kung saan matatagpuan ang tulong kung nababalisa, Mateo 6, versikulo 19-34, Filipos 4, versikulo 6, 1 Pedro 5, versikulo 6-7.